Does your family own arms? Do you have a private army yourself? Sa ngayon, unti-unti na yan nawawala. Kaya ginagawa namin yan, we will convince all the people that... So, you admit that at one point, you had a private army? Wala na ngayon. Pero noon meron? Noon meron. Bakit, yan, kasi... bakit kailangan ba noon? Yes. Isa sa nagiging kultura ng mga Muslim doon sa amin. Hindi ka pwede mamuno na wala kang barel. Yeah, so ang ginawa namin ngayon, nung kami na namumuno sa Maguindano province, yeah, we convinced the people, the elected officials, the government officials to lay down the firearms. Mm-mm. So nung first na surrender po sa government is more than 1,000 assorted firearms. Oh. So meron pa yung pangalawa, pangatlo, hanggang maubos yung mga barrels. But did you lead by example? Yes, did exactly. You surrender all yes. Your firearms? Yes, yes. Oo. Kasama dun sa mga sinurrender namin. So meron pa yung phase 2, phase 3. Oo. Kasi kung hindi kami manguna dyan, talagang hindi namin makonvince yung mga constituents dun sa amin. Actually, I already suggested this to the previous administration during the signing of the normalization in Malaysia. Oh. So ginawa ko dun, sabi ko, kung hindi natin to aksyonan, yung mas lalo na dun sa member ng JPST, the Joint Peace and Security Team, and yung sa independent commissioning body, na kailangan talaga doon kung ano ang role ng local chief executive para sila na mismo ang magikayat sa mga mamamayan doon to turn over the firearms. Now, you